But may mga properties na hindi kasama sa conjugal property. Ano yun? First, those that you acquired by gratuitous title. Ano ba itong gratuitous title? Yung binigay lang sa'yo. Donation. Okay. Donation sa'yo. Mana mo. Except pa sa donation na kalagay doon. O sige, this kasama. Donation is part of your conjugal property. Yan, conjugal, yon. Pag wala nakalagay, ang nakalagay lang doon, this is donated to Maria. Kay Maria lang yan. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Another, mana. Mana galing sa tatay, galing ni nanay, mana sa babae, ay di kasama si lalaki. Mm-hmm. Except sa mana nakalagay doon sa last will, this is part of your conjugal property. Yan. Kasama na si yun. Asawa. So, kung wala nakalagay, we follow the general rule. The general rule is, hindi siya kasama sa conjugal property. Mm-hmm. Those properties acquired by gratuitous title. Another properties na hindi kasama, personal property mo. So, ano yung mga personal property? O yung cellphone mo. Phone. Yung eyeglass mo. Yan, hindi kasama yan. Hindi yan conjugal. Paano yung kotse? Naman, yung kotse, conjugal yun. Uh-oh. Personal property, ibig sabihin, ikaw lang pwedeng gumamit. Okay, ikaw at ikaw lang. For example, underwear, hindi pwede yung conjugal property. But, may exception. Except jewelry. Bakit? For example, mahal yun eh. Mga relo na mamahalin, mga jewelry. Mm. May mga underwear ngayon na gold. Yan, conjugal property yun. Kasi ang word na ginamit ng ang ginamit na sa batas is conjugal, except jewelries. Kasi ang jewelry may malaking value. Yes, pwede mo isang value, line eh. Uh-huh. O, di ba? So first, gratuitous yung personal property. And pangatlo, if you are married before, kung may properties ka during your first marriage, hindi yan conjugal property of your second marriage. Okay. Yun lang. Pero kung binata ka, di walang problema. Mm-hmm. So, if you are married before and you have legitimate children or descendants of your first marriage, yung property mo sa first marriage, hindi maging conjugal property sa second marriage mo. Okay. So, yun lang ang ibig sabihin na conjugal property.